Alright, Toning is back again. So this time, tuturo ko sa inyo paano gamitin ng tire sealant. This one. So, papakita ko sa inyo kung paano ginagamit to at paano isali ng tamang proper way. So, let's start. So, dalawa yung tire sealant natin. No? Gamitin natin isa sa harap at isa sa likod. Kasi malimit, sumisingaw yung gulong ko. So, naisipan kong gamitan ko na ng tire sealant. Kasi every 2 weeks, sumisingaw yung gulong ko. Ayan. So, yan. Kailangan, lagyan natin ng takalan natin sa tire sealant yan. So, ayan ang ating scoot. Kugoo M4. Ayan. Body first na gagawin natin. Ubuksan nyo lang to. Ayan. Then, tanggalin nyo lang to. Here. Then, balik nyo lang. Then, anong purpose nito? Itong takip na to. Ito, yung pantanggal ng pin. Ng pinaka-bulb ng pito natin. Yan. Then, syempre, meron siyang hose nito. Para salpak natin dito sa pagsali natin dun sa pinaka-pito niya. So, let's start. Ganito na. Tanggalin lang natin yung takip. Ito. Takip ng pito. Then, ito yung purpose ng takip. Yung pagtanggal ng valve, guys. Ayan. Ayan, nakita nyo yung pinilit na yan. Tagin nyo sa gitna. Ayan. Ayan, yan. Pihitin nyo lang. Ayan, sisingaw yan. Yun. Sumingaw. Tumasik yung pinaka-pin na bulb niya. So, ito. So, huwag nyo iwawala ito. Kailangan natin balik ito. Yun yung purpose nito. Pantanggal yung bulb. So, lagay na natin dyan. Then, next. Yung hose na natin lagay dito. Yan, sa dulo. Yan. Ganyan. Lagyan nyo lang ng ganyan. Natin. Okay. Then, sa pito. Ito. So, yan. Ganyan. Then, squeeze nyo lang yung sealant natin. Squeeze nyo lang. Lagyan nyo lang lahat. Then, yan. Lagyan natin lahat. Oops. May sumirit. So, ganun na. Balik mo lang itong valve. Yan. Nandun na. Yan yung pamihit niya. So, then, that's it. Then, bobombahan lang natin. Then, gano'n na. Then,
lipat tayo sa kabila. So, tanggalin yun ito yung taag ko dito. And buksan nyo ulit yung sealant. Ito yung takip. Pantanggal ng pin, ng bulb. Yun. Masik na naman. Tumasik na naman sila. So, dapat pala. Pasisingawin muna. Then, kabit nyo dito itong hose na kasama. Pasok nyo lang, sagad nyo lang. Sagad na sagad. Yan. So, nabili natin sa Amazon to. So, ilalagay ko na yung sa description box yung link para kung kailangan nyo ng tire sealant, yun, just click down. Check nyo lang, down below sa description box ko. Kasi every 2 weeks nga, no, singaw na singaw yung gulong ko. Umulang, bakit? So, squeeze nyo lang. Bali, nahirapan din kasi yung gabi itong off-road tire natin. Dito to, bago ko may kabit tong sa likod. Nakahapat na interior ako ng butas. Kabutas-butas siya. Bali, tubeless siya. Nilagyan ko lang ng interior. Subutin natin sa ayan. So, bunutin nyo lang net. Wala sumingaw. Parang tumasik. Then, balik nyo lang yung pin bulb nya. Ganun kadali. Isalin. Ito ang tire sealant. So, next na kailangan natin gawin. Bubomba na natin yan. So, ito yung mini compressor natin. Para siyang walkie-talkie na may antena. Oh. Yan. Turn on. Then, natin na 45 PSI ang ating gulong. Then, break lang natin yung tap. Then, lipat tayo sa harap. So, yun, nakita nyo. Yung gulong natin, may pangalan ng toning. Then,
check nyo rin yung page ko, sa Facebook page ko, Ludo ni Toning. Yan. May promote lang, no? Si Toning. Luto ni Toning. Punta nyo lang ako doon. Follow nyo. That's it. 45 PSI. So ayan guys, huwag nyo kalimutang sumilip sa page ko, Luto ni Toning. Ayan, babasa nyo. Toning is back again. Ilagay na natin tayo. So ayan, gumamit tayo ng dalawang tire sealant. Oh guys, ayan. Na tig 237 ml. Dadrop ko yung link dyan sa description box. So yun. So yun guys, nakita nyo kung gaano kadali lang gamitin yung tire sealant at paano isalin. So yun, sana may natutunan kayong kahit kapurampot na kaalaman sa akin na napakadali lang naman ilagay yung tire sealant, no? So sa mga nangangailangan ng tire sealant dyan, lalagay ko dyan sa description box natin dyan sa baba. So lalagay ko yung link doon. Then dyan sa mini compressor natin, lagay na rin natin, sama natin yung link nya sa Amazon lang natin binili. Then that's it. So yun, then tingin muna natin. Ayan, okay na. Tingin ko hindi nasisingaw yan. Then nga pala, Toning page, Luto ni Toning. Follow nyo, oh, Luto ni Toning. So, eto, pakita ko na sa inyo itong scooter ko. So, ayan guys, may tire sealant na ang likod and harap. Oops, di pa pala natin napunasan. And huwag nyo kalimutan ulit, ha, page ko, Luto ni Toning. Follow nyo lang ako dyan. Then, by the way, ito nga pala, ito yung deck natin na ginagawa natin. So, yung unang video ko na sa acrylic ano, deck. So, ito na yun. Ito na yung ginagawa ko. So, UV print yung design. Then, yan na. 10 millimeter yung kapal. Itong plexiglass natin na acrylic. Ito. Then, sa loob, meron siyang 4 millimeter. Dahil kailangan natin ng pampalaman sa loob. Dahil gawa nga nito, di ba? Meron siyang space dito. So, mababasag kung walang panlaman sa loob. So, bali, meron tayong 4mm sa loob. Then, 10mm plexiglass. So, yun. Sa mga gusto magpagwasan nyo ng deck, punta nyo lang ako, PM nyo lang ako dyan, Anthony Fernandez Sama, sa aking FB. Yan. Puntahan nyo lang ako doon. PM nyo lang ako doon. So, yun. Kita nyo. Then, ito yung mga, yan, mga accessories natin. Iba, yan. Then, lalagay ko sa link doon. Tulad nito, itong bag natin. Yan din. Yung ginawa nating, ano, nakita nyo kung napanood yung video ko, ito na yung ating bag. Then, that's it. Then, itong grab bar. Yan, lagyan na sa description box lahat ng mga accessories natin. Ito, shock, lahat, kung ano-ano. Then, yun. So, that's it. Hanggang dito na lang, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyo. At sa mga nanonood ng ibang mga tumatangkilik ng ibang video ko, maraming salamat. Sa mga nag-PPM sa akin, maraming salamat sa inyo. Sa pagpanood nyo ng video sa akin, then pag-PM sa akin, panood nyo yung about sa mga scooters, yung mga accessories ko, yung shock, yung mga nag-PPM sa akin, maraming salamat. Then to sa deck, o yan. So, sa ako na kayo shoutout, isa-isa lista natin para kompleto yung mga names nyo at hindi tayo magkamali. Then yun, maraming salamat. Hanggang dito lang sa mga, by the way, ulitin ko sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe to my channel. Then, like nyo na rin yan. Pindutin nyo na rin yung like button dyan. Then, pati yung bell button na rin para sa mga susunod ko pang video.
ma-update ka agad kayo and mag-no-notify sa inyong cellphone. And makikita nyo si Anthony Fernandez Ama. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. And bye!